sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Malay ang aking mga kalugar na ako. Ako na kabilang kapitan ng barangay. Ay isang kampo ng dilim. Isang aswang. At dito,
dito sa pinagkublihan kong likod ng malaking puno ngayong gabi. Matapos kong madiyak na walang ibang tao na kita sa amin sa pagpunta rito, magpapagna ako na kanyo mula sa pagiging tao. Mag-aanyong baboy ako, isang malaking baboy na itim. Ngayong nasawaan yung baboy na ako, sasamantalin ko ng pagkataong nakapasok sa bahay ng aking bibigkimay. Sa bahay ng kabarangay kong kapwa ng buhutis, aray mo nagsusulo sa kanilang bahay ng gabi. Nagsusulo siya dahil ang kanyang asawa ay nasa ibang bansa. At ang mga kasama naman niya sa bahay ay nakipaglamay sa isang kalugar namin na kapurol. Ngayon narito na ako sa kanilang likod bahay. Pansahan kong bubuksan ang pito ng kanilang kusina. Buong lakas kong ipapunta ang katawan ko sa pintuan. Matapos kong mawasan ang pito, nakapasok na ako sa bahay. Vivian! Pumasok sa kusina! Baboy! Isang malaking baboy na itim! Hindi ako maraniwang baboy, babae. Nagsasalitang baboy! Aswang! Tamaga! Sabong ka po ng ilim. Isang aswang na papatay sa'yo. Huwag! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Mapapakin ko ang tiyan mo. Lalamunin ko sa bus yung sinapupunan mo. Well, sasawa ko. Alex, salamat na kauwi ka kaagad. Di ba tapos ang kontrata ko sa ibang bansa, Day? Pero pumayag po ang employer ko na umuwi na ako. Dahil ka sumasakot na sinapit ng kasawa ko. At nagaming magiging anak. Nagipagbasa ako para mabigyan ang magandang buhay ang pamilya ko. At matupad ang pangarap kong magkaroon kami ng sariling lupa at bahay. Pero alam ko lang na mamapahamak ang mag-ina ko. Nang iwan ko sila. Sana hindi na ako ng ibang bansa. May pagkakamali rin kami ng bunsong kapatid mo, anak. Sana hindi namin iniwang nag-iisa rito sa bahay ang asawa mo. Dahil nga balitang may gumagalang kampo ng dilim. Aswang, dito sa ating barangay. Nabalitaan ko na rin po yun bago ako nag-abrotay. Eh, hindi po ako naniniwala. Naswag ang pumatay sa asawa ko at sa magiging anak namin. Bakit hindi ka maniniwala, Alex? Nakmatagpuan namin ang bangkay ng asawa mo eh. Wak-wak ang kanyang tiyan. At wala na yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Ay, alamin ko po ang totoo. At kung sino mang pong pumatay sa aking mag-ina, magbabayad siya. Itiyakin kong magbabayad siya ng mahal. Alex! Buhay ng aking mag-ina ang kanyang inutang. Kaya buhay din niyang magiging kabayaran. Ang kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Tama ang hinala mo, Sonia.
Aswang, Damian? Oo. Aswang nga ang pumatay sa manugang mo at sa kanyang magiging anak. Ayan na ang dahilan. Kaya ako na parito sa iyo. Dahil kilala kang mahusay na albularyo sa barangay. Alam ko, masasabi mo sa akin ang totoo. Ang pagkawakwak sa tiyan ng iyong manugang at ang pagkawala ng sanggol sa kanyang silapupuno na isang maliwanag na palatandaan, nakagagawa yon ng kampo ng dilim ng isang aswang. Onso, bakit? May kulang ba sa kape mong tinimpla ko? Wala naman, Luz. Sakto sa templatong kape. Uy, bakit ka napailing? Dahil sa ikonwento mo habang nag-almusal tayo. Ugol ba dun sa narinig kong usap-usapan kanina sa tindahang binilhan ko ng tinapay? Oo. Huwag kang maniwala sa narinig mong usap-usapan. Bakit hindi ako maniniwala? Mismong biyanan daw ng kabarangay nating nabiktima ang pinagmula ng balitang aswang ang pumatay sa kanyang manugang at sa magiging anak nito. Kaya yun daw ang tiniyak sa kanya ng albularyong si Damian. Luz, hindi lahat ng lumalabas sa bibig ng albularyong si Damian ay totoo. Onso? Sino ba paniniwalaan mo? Akong asawa mo na isang kapitan ng barangay o ang ibang tao? Alos! Ikaw pala! Asawa ni Kapitan Ponso. Oo, Sonia. Mabuti pala't nagkakilala tayo. Eh, nagkataon kasing nagkasabay tayo ng pagsakay sa tricycle kanina para pumunta sa palengke. At bago tayo bumaba, narinig ko yung sinabi mo sa driver na naniniwala kang aswang ang pumatay sa manugang mong nagdadalang tao. Opo. Kaya kinausap na kita. At nakipagkilala ako sa'yo bago tayo mamalengke. Eh, hindi pala naniniwala si Kapitan Ponso. Aswang yung pumatay dun sa aking manugang. Oo, ganun na nga. Hindi pala siya naniniwala sa kampo ng dilim. Eh, naniniwala naman siya sa kampo ng dilim. Pero hindi aswang ang hinala niyang nagsasabog ng lagim dito sa barangay natin. Eh, ano raw ang hinala niya? Eh, natanong ko rin yan sa asawa ko. Pero hindi niya nasagot ang tanong ko dahil pagkatapos naming mag-almusal, sinundo siya ng isa niyang tanod at may inasikaso sila sa barangay hall. Eh, pagkatapos ko ngang mamalengke, eh, pupunta ako sa barangay hall. Ha? Para nga makausap ko si Kapitan Ponso. Bakit? Kaya alamin ko kung sino ang hinala niyang pumatay doon sa manugang ko at sa magiging anak. Hindi pala naniniwala ang anak mo na aswang pumatay sa asawa niya at sa magiging anak nila. Ay, oho, Kapitan Ponso. Pareho kami ng paniniwala. Eh, may ugali ho kasi yung anak ko na si Alex na paniniwalaan lamang niya ang kanyang nakikita. Oh, yun naman ang dapat. To see is to believe. Oo, ay kaya nga ako ay naparito dito sa barangay hall. Eh, nabanggit sa akin ng asawa niyo na hindi kayo naniniwala sa aswang. Hindi pa kasi ko nakakakita ng aswang, pero... Pero ano yun? Nakakita na ako ng ibang kampo ng dilim. Oo. Oh. Na malamang na siyang pumatay sa manugang mo at sa sanggol na nasa tiyan niya. Eh, ano hong kampo ng dilim yung nakita niyo, Kapitan? Manananggal. Manananggal? Ang kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Inay, kung hindi po ako naniniwala sa aswang,
Hindi rin po ako naniniwala sa manananggal. Eh, ako, Alex. Eh, yun yung tinyak sa akin ni Kapitan Ponso. Totoong may manananggal. Eh, dahil nakakita na raw siya noon. Eh, yun po ang sabi niya. Minsan daw na nagro-ronda sila ng mga tanod. Nakakita sila ng lumilipad sa impapawid. Oh. Na noong una nga, eh, nakala nilang malaking ibon. Pero nung mapalapit sa kanila, nakita nila'y lumilipad. Eh, kalahati yung katawan ng tao, tapos may pakpak. O di isang manananggal. Kaya hinabol nila. Eh, kaya lang nakatakas. Eh, hindi naman po ako mukapitan ng barangay nagsabi. Maniniwala na kayo. O hindi ka naniniwala sa manananggal, maniwala ka sa aswang. Sino ho kayo? Ah. Kilala ko siya, Alex. Siya si Bining. Bining po? Oo. Asawa siya ni Damyang Albularyo. Nagkakilala na kami nung magpunta ako sa bahay nila at sumangguni ako sa kanyang asawa. Sumabad na ako sa pag-uusap niyo mag-ina dahil narinig ko kayo na mapadaan ako rito sa harap ng inyong bahay. Eh, bakit naman po ako maniniwala sa aswang Aling Bining? Dahil nakakita na ako ng ganun. Ay, nakakita ka na ng aswang Bining? Oo, Sonia. Isang gabing papauwi ako, may nakita ko isang malaking asong itim. Oh. Nagbabaga ang nalilisik niyang mga mata. Huh? Kaya napatakbo ako sa malaking takot. Eh, hindi naman ko mo nagbabaga at nalilisik ang mata ng isang hayop. Aswang ngayon. Eh, pero... Pasensya na ho, pero para sa akin, ang sinasabing mga kampo ng dilim, kathang isip lamang, hindi totoo. Alex! Nay, kathang isip po lamang. Hmm. Kathang isip ang isang aswang at manananggal. Pinsan ko si Alex. Totoo na rin ikong sinabi niya. Hindi ko muna nilisik at nagbabaga ang mata ng isang hayop. Aswang na yun. Katang isip lang ang aswang at manananggal. Bakit kami maniniwala sa hindi naman namin nakita? May malaking ibon na lumilipad sa impapawid. Isang malaking ibon na lumilipad. Kalahating katawan ng tao yun na may pakpak. Manananggal! Totoo pala, manananggal. Kailangan makauwi lang ito. Hindi mo ako matatalasan. Kumahabong sa akin ang manananggal. Wawakawakin kong dibdib mo. Lalangunin kong matay mo. Pinitan mo lipad. Abutin na ako. Atakil ako ng manananggal. Kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Kanina lamang, nasusundan ko ang pinsan kong papauwi. Sasabayan ko na sana sa paglalakad dahil isang kalya ang uuwihan namin. Pero bago ko sinabutan, nawala na siya. Matapos ako makarinig ng sigaw dito sa kantong nilukuhan niya. Ano lang biglang lumipad sa dikarayuan sa akin? Malaking ibon? Hindi ibon yun ah. Tao! Oo nga! Tao yun! Kalahating katawan ng tao na may pakpak. Ganun ang sinasabing manananggal. Lumipad siya papalayo sa katawan ng isang lalaki na kahandusay sa lupa. Ang lalaki na kahandusay sa lupa na duguan. Parang kilala ko yun. Ang pinsan ko. Wakwak ang kanyang dibdib at patay na siya. Totoo ang kampo ng dilim. Totoo ang manananggal.
Ano ka mo, Alex? Pinatay ang pinsan mong si Mando ng isang manananggal. Opo, Inay. Kaya nga po humahangos akong umuwi. Para sabihan kayong mag-ingat. At pagbili na magkulong dito sa bahay. Huwag kayong magbubukas ng mga pinto at pintana habang wala ako. Aalis ka? Oo. Pupunta ako sa barangay. At bakit naalis ka pa? Hihingi ako ng tulong kay Kapitan at sa mga tanod. Huwag na! Nay, kailangan pong maasikaso ang bangkay ng pinsan ko. Dumito ka na lang sa bahay, Alex. Gusto kong mahuli ang manananggal. Baka mamaya ikaw naman yung mabiktima ng kampo ng dilim. Hindi po ako natatakot sa kanya. Naku. Aanin mo niyang itak! Tutulong ako kina Kapitan sa paghahanap at pagpatay sa manananggal. Alex! Nay, malamang na pumatay sa asawa ko at sa magiging anak namin ay ang manananggal. Takot na takot si Inay kanina. Alex! Ikaw ba ang yawa natin ang Kapitan Bonso at paghahanap ng patuloy sa kampo ng dilim? Nakakatulad na sa iyong asawa at pinsan. Pagkabuti hindi mo tayo na pangalanggal. Kahit pinigilan ako ni Inay na umalis ako sa amin para magpunta sa barangay hola at humingi ng tulong kay Kapitan at sa mga tanod, tumuloy pa rin ako. Ano yun? May babaeng sumisigaw sa dikalayuan. Ang babae, sinakbal sa dibdib ng isang malaking asong itim. Kinakain ang asong itim ang lamang loob ng babae at tumakbo siya papareho. Hahabulin ko siya. Nawala sa kasukanan at katiliman ng malaking asong itim. Ang malaking asong itim na yun, malamang yun ang sinasabing aswang. Hindi ka panipaniwala. Pero totoo, nakita ko, kagaya ng manananggal. Totoo palang may aswang dito sa aming barangay. Totoo palang may manananggal at aswang! Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Napusog ako sa atay at dugo bago kong biktima. Pero kailangan kong magkublir rito sa likod ng sagingan dahil may nagaanap sa akin. Ang aking asong itim! Aswang! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Ang umas na anak ni Sonia, si Alex. Aswang! Ako at naman yung nasawa na binigim ako nung sa gabi. May hawak siyang kulok at nagkahanap sa akin. Magpakita na! Natsempohan niya kasing nang biktima uli ako ng isang kaparanggay namin. Asan ka, Aswang? Lumabas ka! Hindi kita hahapin, umas. Dahil labusin na ako sa dugo at atay ng bagong biktima. Magpakita ka! Pero magdahal. Magharap ka na yung dalawa! Kapag nagutom uli ako sa lamang loob at magpakita at nagsempohan kita. Magpakita ka yung dalawa! Ikaw ang susunod na bibiktimahin ko. Ikaw ang susunod na magiging biktima ng aswang. Tutulungan ko kayo, Kapitan. Huwag na. Kaya nagbalik ako dito sa barangay hall. Gusto kong makatulong sa inyo. Ipaubayan mo na sa amin ang mga tanod ko ang pagkilos. Pero, Kapitan. Salamat na lamang sa alok mong tulong.
Pero huwag mo nang igigit ang gusto mo, Alex. At ipanatag mong loob mo. Dahil tinitiyak ko sa'yo, tatapusin namin ang mga tanod kong pagsasabog ng lagim dito sa ating barangay ng mga kampo ng dilim. Kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim! Luz, lalakad na ako. Ay, akong kinakabahan tuwing aalis ka dito sa bahay natin ng gabi, Ponso. Uy, ikaw naman, hindi ka na nasanay. Ilang taon na akong kapitan ng barangay. Eh, napapabalita kasing may mga kampo ng dilim na nagsasabog ng lagim dito sa ating barangay. Kaya nga ako kumandidato at nagsikap magkaroon ng katungkulan para makatulong sa pagsugpo sa mga nagsasabog ng lagim dito sa ating lugar. Ilan na ang napapabalitang naging biktima ng aswang at manananggal? Sino man ang manananggal, hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Ay, Ponso! Yun ang pagsisikapan namin ngayong gabi ng aking mga tanod, Luz, at mahanap at mapatay ang manananggal. Kamiyan, bakit ka napailing? Halig mukha mong usapan ng ilang barangay tanod na nagdaan sa harap ng ating bahay, Piling. Oo. Hahantingin daw nila ngayong gabi ang manananggal. Nagaanap lamang sila ng maaga nilang kamatayan. Bakit mo nasabi yan, Damian? Makapangyarihan ang manananggal. Balitang makapangyarihan din ang aswang. Kahit gano'ng kabagsik ang kapangyarihan ng aswang, nakahihigit sa kampo ng dilim na yon ang kapangyarihan ng manananggal. Damian! Tinisiguro ko sa iyo, Biling. Maaring mapatay ng mga tanod ang aswang, pero hindi nila mapapatay ang isang manananggal. Naniniwala ako sa iyo, Damian. Buti naman, Sonia. At mas naniniwala ka sa akin kaysa kay Kapitan Ponso. Eh, nasabi ko ito, hindi ko muna kasalbo tayo dito sa kalsada at ikaw yung kaharap ko. Wala kasing nangyari sa pagroronda sa paghanap kagabi ni Kapitan Ponso at ng kanyang mga tanod sa mga kampo ng dilim. Pagdating sa mga kampo ng dilim, mas marami akong nalalaman kaysa sa puno ng ating barangay. Katulad ng ano? Mas lumalakas, umabagsik ang kapangyarihan ng aswang o manananggal sa tulong ng tupang itim. Tupang itim? Oo, Sonia. Walang makapipigil sa kampo ng dilim sa pagsasabog ng lagim kapag nagkaroon siya ng atay ng tupang itim. Kaya lubhang nakakaakit sa mga aswang at manananggal ang tupang itim. Kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim! Ah!
Alex, bakit tumayo ka na? Tapos na ako maghapunan, Inay. Eh, hindi mo pa nauubos yung laman ng pinggan mo. May ipupuntahan po ako. Sasama ka na naman kay Kapitan Ponso at sa mga barangay tanod sa pagroronda? Hindi po. Oh. Ayaw naman pumayag ni Kapitan na sumama ako sa pagroronda nila. Saan ka pupunta? Sa kaibigan ko po, sa kabilang barangay. Yung nag-aalaga ng mga tupa. Bakit? Hihingi po ako sa kanya ng mag-asawang tupa na aalagaan ko. Nabanggit ko lang sa iyo ang sabi sa akin ni Damian na nakakaakit sa mga kampo ng dilimang tupang itim. Tapos mag-aalaga ka na ng tupa? Inay, kapag nagkataon, matatapos na po ang problema natin sa mga aswang at manananggal sa ating barangay. Paano? Saan ako na ipapaalam sa inyo? O, paano matatapos ang problema natin sa mga kampo ng dilim? Hindi natin alam kung sino sa barangay natin ang aswang at manananggal. Oh, Luz. Onso. Gising ka pa pala. Ay, hindi ako makatulog hanggat hindi ka nakaka-uwi ng ligtas. Ikaw ang hindi na nasanay sa trabaho ko bilang kapitan ng barangay. Ay, hindi naman sa ganun. Naninibago lang ako sa'yo. Nung bago pa lamang tayong nagsasama, wala ka namang hilig sa serbisyo publiko. Pero mula nang magbakasyon ka ng ilang araw dun sa isang kamag-anak mo sa malayong isla, napansin ko nagkaroon na ng mga pagbabago sa'yo. Akala mo lang yan. Madalas ka nang umaalis sa gabi. Pati mga dating paborito mong pagkain, inaayawan mo na. Hindi naman. Nagugustuhan ko lang na kumain ng mga minimeryanda namin ng mga tanod ko kapag nagro-ronda kami. Eh, kumusta nga pala yung lakad nyo kanina ng mga tanod mo? Wala pa rin linaw kung saan namin matatagpuan ang manananggal. Eh, yung aswang? Manananggal lang inuuna naming huntingin, Luz. Dahil alam kong yun ang madali naming mapapatay. Onso. Kalilimutan muna namin ang paghunting sa aswang. Dahil mahirap kalaban ang nakakapagbago ng anyo, gaya ng aswang. Na nakakapag-anyong mapangis na hayop. Damian? May niluluto ka ba? Wala, Bining. Ipapakulo lang ako ng tubig na tutubugan ko ng aking medalyon. Eh bakit? Kung kailan malalim na ang gabi? Sa kalaliman kasi ng gabi, lalong nagiging mabisang magtubog ng medalyon sa kumukulong tubig. Upang lalong madagdagan ang kapangyarihan ng mga iniingatan kong maglimat. Na ginagamit ko sa panggagamot at pangontra sa mga kampo ng dilim, lalo na sa aswang. Ay, bakit ba ikaw ha? Kapag napag-uusapan ng pangontra sa kampo ng dilim, lagi nauuna sa bibig mo ang aswang. Yung kasi ang talagang gusto kong unang makatikim sa bagsik ng karunungan at kapangyarihan ko. Hindi lang naman aswang ang nababalitang nagsasabog ng lagim dito sa barangay natin. Manananggal din. Mahirap kalaban ang manananggal. Paano mo nalaman? Yun ang kutob ko bilang albularko. Hindi ba mahirap din kalaban ng aswang? Madali kong mapuksa ang aswang, lalo na kapag nagkaroon ako ng tupang itim. Ano naman ang kaugnayan ng tupang itim sa panggagamot mo? Malaki, Bining. Malaki. Kapag nagkaroon ako ng tupang itim, walang ibang kampo ng dilim ang maaaring makapaminsala sa akin. Wala! Kasaysayang tampo sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Oh, eh bakit ka napailing, Ponso? Luz,
Malabong mangyaring sinasabi mo. Hindi ako nagsabi noon. Kung di si Bineng na asawa ni Damian. Eh, mahirap mangyari na manganak ng Itim ang mag-asawang puting tupa na alaga ni Alex. Bakit magiging mahirap? Eh, karaniwan ang nagiging anak ng puting tupa ay puti rin. Pero maaaring araw na magkaanak ng Itim ang alagang tupa ni Alex. Kasi nagsagawa ng ritual o orasyon itong si Damian sa nabuntis na hayop. Ganun ba? Oo. Eh, bakit parang natigilan ka? Luz, kapag nagkatotoong inaasahan ni Alex, ha? Oh. Kapag nanganak ng Itim ang alaga niyang tupa, ipaalam mo kagad sa akin. Ha? Eh, bakit? Hindi dapat mapasakamay ng ibang kampo ng dilim ang tupang Itim. Nay! Nay! Oh, Alex! Anay! Tupang masayang-masaya ka, ha? Anong talagang masayang-masaya ako, Inay. Dahil nangyari po ang inaasahan ko. Ano? Inaasahan? Ano? Nanganak na po ang alaga kong buntis na babaeng tupa. Kaya malalantad na po ang mga kampo ng dilim dito sa ating barangay. At mapupuksa na po ang aswang at manananggal. Uy, bakit? Itim po ang naging anak ng tupa ko, Inay. Tupang Itim! Ang kasaysayang tampo sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Alex! Totoo nga! Itim ang naging anak ng alaga mong tupa, oh. Itim na itim. Yan naman po talagang inaasahan ko, Nay. At ano nangyari yan? Ang sabi ni Kapitan Ponso, malabong mangyari na magkaanak ng itim ang puting tupa. Mabisa po ang ginawang orasyon at ritual ni Mang Damian sa ating tupa, habang buntis pa. Eh, maaari nakatulong nga ang albularyong nilapitan mo. Nay, ipamalitan niyo po. Ha? Ipamalita ako? Oo. Eh, para maalaman ng lahat. Teka, anak. Eh, dapat nating ilihim ito. Bakit po natin ililihim? Eh, maliwanag ang sabi sa akin ni Damian. Pinagbigyan ko lang ang pakiusap ng anak mo, sir. Pero kapag nanganak ng itim ang kanyang puting tupa, huwag niyang ipagmamakay ngayon. Dahil malalagay sa pakanin pa ang kanyang buhay. Ganun ang babala sa akin ni Mang Damian, anak. Hindi po ako naniniwala doon. Ay, sundin natin ang babala ni Mang Damian. Mamaya, mapahamak tayo dahil sa tupang itim. Mabuti, pinaalam mo kagad sa akin, Sonya. Na itim ang naging anak ng alagang tupa ng anak mo. Eh, kaya nga na parito agad ako sa inyo, Damian. Dahil ako'y nababahala. Eh, baka mangyari yung babala mo sa akin. Talagang malamang na mapahama kayong mag-ina dahil sa tupang itim. Dahil malamang, pag-aagawan yun ang mga kampo ng dilim. Sana pala hindi mo pinagbigyan yung pakiusap sa'yo ng anak ko. Pinagbigyan ko ang pakiusap ni Alex. Dahil inabutan niya ako ng malaking halaga. Pero ang totoo, hindi ko inaasahang mangyayari ang gusto niya. Uy, ano kaya mabuti? Ako ang bahala. Ilihim niyo muna ng anak mo na may iniingatan kayong tupang itim. Damian! At gagawa ako ng paraan na maiiwas kayo ng anak mo na tiyak na kamatayan sa kamay ng mga kampo ng dilim. Mabutit na parito ka sa barangay hall, Alex. Kapitan, ayon sa albularyo si Mang Damian, mapanganib na mag-ingat ng tupang itim dahil pag-aagawan nyo ng mga kampo ng dilim. Totoo yon.
Paano nyo nalaman, Kapitan? Ha? May nakapagsabi sa akin. Kaya nga po, hihingi sana ako ng protection sa inyong mga tanod. Protection? Opo. Nag-aalala kasi ako, Kapitan. Baka pag-interesa ng aswang umana ng gal, ang alaga kong tupang itim. Posibleng mangyari yun. Baka patayin niya kami ng inay ko. Huwag kang mabahala. Magtatalaga ako ng mga tanod na magro-ronda sa bahay niyo. Lalo sa kulungan ng tupang itim. Alex! Alex! Budit na rito ka sa barangay, Hul. Bakit po kayo humahangos? Bakit parang balisa ka, Sonia? Kapitan, agagaling ko lang kay Damian. Dahil nga sumangguni ako sa kanya kung anong mabuting gawin sa tupang itim na iniingatan ni Alex. Hindi na po kayo dapat nagpunta sa albularyong yun, ay. Dahil humingi na ako ng tulong kay Kapitan. Iniyak sa akin ni Damian. Nagagawa siya ng paraan para hindi malagay sa panganib ang ating buhay dahil sa tupang itim. Kaya umuwi na ako. Pero sumugod ako rito sa barangay hall dahil pagdating ko sa bahay natin, dinadlang ko, wala ka roon. At ano po, inay? Nawawala sa kulungan ng tupang itim. Ano ho? Baka may nagnakaw sa alaga ko. Malamang, may nagnakaw nga sa tupang itim, Alex. Ate ako, manananggal ang nagnakaw. Manananggal. Kasaysayang tangpok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Kay, nawawala nga po ang tupang itim sa kulungan dito sa likod bahay natin. Kita mo ba? Pati ang mag-asawang tupa, naghahanap sa kanilang anak, Alex. Pero, di ba sabi nyo, Nay, kay Mang Damian nyo lang ipinaalam ang tungkol sa tupang itim? Oo. At ako naman, kay Kapitan Punso ko lamang pinaalam. O, isilang dalawa lamang nakaalam na may alaga kang tupang itim. Hindi bale. Okay lang po na nanakaw ang tupang itim. Para hindi malagay sa panghalib ang buhay natin. Para malantad kung sino ang mga kampo ng tilim dito sa ating barangay. Oh, Ponso, kararating mo lang. Aalis ka na naman. Kailangan, Luz. Muwi lang ako sandali para may kunin dito sa bahay. Magro-ronda ka na naman. Oh. Nang wala kang kasamang mga tanod. Kailangan kong lumakad mag-isa. Tagpo mo yung mga kampon ng dilim na balitang gumagala rito sa ating barangay. Mangyari man yun, wala kang dapat ikabahala. Ponso! Alam ko ang dapat kong gawin laban sa mga kampon ng dilim. Damian, bakit parang hindi ka mapakal eh? Miring, lalakad muna ako. May pinundahan ka na kanina. May kailangan pa akong asikasuhin. Saan? Dito lang sa malapit sa bahay natin. Malalim na ang gabi, may gagamutin ka pa. Hindi ako manggagamot. Ay, saan ka nga pupunta at anong gagawin mo? Huwag ka ngang makulit. Buhay at kamatayan ang nakataya sa pupuntakan at gagawin ko, Bining. Kaya tumahimik ka! Pero... Ginugulo mo lang ang isip ko sa kakulitan mo! Damian! Teka! Saan ka talaga pupunta? Damian! Sa likod ng malaking puno ako magtatago. Ito. Ngayong naikubli ko ng sarili ko at di akong walang ibang tao nakakakita sa akin. Magpapago na ako ng anyo. Sa anyo ngayon na malaking papoy.
lang ako. Kailangan magawa ko ang dapat kong gawin ngayong gabi bago mag-umaga. Hindi ka pa ni paniwala. Pero malinaw ang nakita ko sa ginawa kong palihim na pagsubaybay kagat kang Poso. Kitang-kita ko na magbago siya ng anyo, na mag-anyo siya ng malaking baboy na itim. Hindi ko akalain si Kapitan Ponso, ang kapitan ng aming barangay, isang aswang! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim! Alex! Saka ba nang galing, ha? Hindi pa dapat malaman ni Inay ang totoo. Hoy! Anong minumulong mo dyan? Wala po, Inay. Bakit umalis ka kanina nang hindi nagpaalam sa akin? May pinuntahan lang po ako sandali. Saan? Naghanap ka doon sa Tupang Itim? Opo. Bakit hahanapin mo pa yun? Tiniyak na nga ni Kapitan Ponso na may nagnakaw na doon. At yung nagnakaw sa Tupang Itim ay kampo ng dilim, manananggal. Malapit na po, Inay. Malapit na? Ang ano? Hindi po magtatagal. Maalalantad na sa atin kung sino ang mga kampo ng dilim dito sa ating barangay. Ikaw nga, anak, ako'y naguguluhan. Maniwala po kayo sa akin, Inay. Paliwanag mo nga sa akin. Paano malalantad kung sino ang aswang at manananggal dito sa lugar natin? Ano? Kailangan magpadali ako. Malakas ang pang-amoy ng mga kampo ng dilim, lalo na ng aswang. Mabuti, narito pa rin sa likod ng sagingan ang itinali ko, ang Tupang Itim, na ninakaw ko sa kulungan sa likod bahay nila Alex. Tinali ko lang siya dito sandali para kumuha ko ng kutsilyo. At ngayong may patalim na ako, lalaslasin ko na ang dibdib ng Tupang Itim at tutukutin ko na ang kanyang atay. Ang atay ng Tupang Itim na kapag nakain ko ay lalong magpapabagsik sa aking kapangyarihan at walang ibang kampo ng dilim ang makadadaig sa akin. Bago ko pa magawang laslasin ang katawan ng Tupang Itim, may lumabas sa likod ng malaking pato at isang malaking baboy na itim! Sabi ko na, Damian, ikaw ang nagnakaw sa Tupang Itim. Hindi na ako magtataka kung bakit kilala mo ko. Inaasahan ko nang darating ang kagaya mong aswang para agawin sa akin ang Tupang Itim. Tama, ang matagal ko ng duda. Isa kang kampo ng dilim. Isa kang manananggal. Oo! Inamin ko. Isa akong kampo ng dilim. Isang manananggal na lalong magiging makapangyarihan kapag nadukot ko na at nalamon ang atay ng Tupang Itim. Ako ang dapat mag-angkin sa atay ng Tupang Itim. Hindi ikaw. Kaya ibigay mo sa akin ang Tupang Itim. At kinayaan. Hindi! Hindi mo makukuha sa akin ang Tupang Itim. Akin ito! Akin! Kapag hindi mo ibigay sa akin
ang tupang itim. Sasakmalin kong itim mo. Ha! Tutukutin at lalamunin kong laman doon mo. Papatayin ito! Kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim! Hindi ako nagbuwal sa pag-ilag. Nasakpal mo lang dibdib ko. Ang susunod kong pagsakma sa dibdib mo, itiyak kong hindi mo na may ilagang damyan habang nakabuwal ka sa lupa. Atakihin uli kita. Hindi mo na ako maatake uli, Aswang! Walang magagawa ang patalim mo laban sa mahabat matatalas na mga panel ko. Tingnan natin! Pero hindi ako magkakasaya ng oras sa'yo. Ang tupang itim ang kailangan mapasakin. Hoy! Huwag mong sakmalin ang tupang itim! Hindi mo matatakay ang tupang itim, Aswang! Hey, saan ka magsuot, susundan kita! Aagawin ko sa iyong tupang itim! Papatayin kita, Aswang! Papatayin kita! Ano, Alex? Mag-aaway ang aswang at manananggal. Opo, Inay. Dahil sa pag-aagawan sa tupang itim. Ay, bakit pag-aagawan ng tupang itim ng mga kampo ng dilim? Dahil ang atay po ng tupang itim, magdadagdag sa kanilang kapangyarihan. Paano malalantad sa atin kung sino ang aswang at kung sino yung manananggal? Ang mga kampo ng dilim, nagkukubli sa likod ng pagkatao ng mga karaniwang tao na katulad natin. Ganon? Opo. Ganon po ang sabi ni Mang Damian. At ganon din po ang napatunayan ko. Dahil may tao po ako nakita na nag-an yung malaking baboy niya itim, ang aswang. Sino yung taong yun? Saka ko na lang po ipapaalam sa inyo, Nay, kapag nalantad na kung sino ang manananggal. Diba paano malalantad kung sino ang manananggal? Sigurado pong mag-aagawan sa tupang itim ang aswang at ang manananggal. Alex! Maghintay lamang po tayo, Nay. At sa gabing ito, malamang magpatayan ang aswang at ang manananggal. Dahil sa tupang itim. Dito. Dito sa likod ng malaking puno. Dito sa walang nakakita sa akin ang magtago ako. Dito ako magpapago ng inyo. Matapos kong pahiran ang langisang paligid ng aking pewang, unti-unti lang tinutubuan ng mga bakpak ang aking likuran. Kasabay ng unti-unting paghiwalay ng itaas na bahagi ng aking katawan sa ibang bahagi ng aking katawan. Ika! Ngayon, malaking baboy na itim. Ngayon, aswang. Ngayon, isa na akong ganap na manananggal. Hahanapin na kita. Kahit nasaan ka, aswang, matutuntun kita. Gagamitin ko ang aking iba yung pagsik ng kapangyarihan para matutun kita. Para maagaw ko sa iyo ang tupang itim at para mapatay kita, aswang!
balikan natin ang kasaysayang tangkog sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim! Nasaan kaya itong si Damian? Damian! 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 Bilin! Ay! Bakit ka humahangos? Ay, ikaw pala, Luz. Bakit parang balisa ka? Eh, nahanap ko si Damian eh. Bakit? Nag-away ba kayo mag-asawa? Hindi. Pero umalis siya masama ang loob sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Nagmamalasakit lang naman ako sa kanya. Inaalam ko lang naman kung saan siya pupunta. Eh, mabuti na padaan ka rito sa harap ng bahay namin. Eh, mapapayuhan kita ng dapat mong gawin. Eh, ano nga ba ang dapat kong gawin, Luz? Huwag kang mamroblema dyan. Huwag mo nang hanapin at sundan ng iyong asawa. Wala namang perpektong pagsasama. Natural lang sa mag-asawa ang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan. Gaya namin ni Ponso. Eh, Luz, umuwi ka na. At uuwi rin yung asawa mo. Mahirap na magtagal ka sa kalye ng gabi. Dahil, alam mo na, balitang may gumagalang mga kampo ng dilim dito sa ating barangay. Baka mabiktima ka ng aswang o manananggal. Malayo ng natakbo ko. Dito, sa likuran ng kawayanan na dito ko ilalapag ang sakmal-sakmal kong tupang itim. Ngayong nailapag ko na ang tupang itim sa lupa, kukunin ko na ang kailangan ko sa katawan niya bago pa kumaunahan ng ibang kampo ng dilim. Sasakmalin ko na ang katawan ng tupang itim at lalamunin ko na ang kanyang atay. Aswang, ang matanggal, huwag mong makanti-ganti ang tupang itim. Lumilipad sa iyong papawid, nasundan niya. Hindi mo maaayaw sa akin ang hayop na yan. Damian! Alam kong ikaw yan. Oo. Ako nga si Damian. Matagal kong ikinulbi ang tunay kong katauhan sa pagiging isang albularyo upang walang magdudas sa akin na isa kong kampurang dilim. Ikaw lamang ang asbang. Ikaw lamang ang nakapisto sa tunay kong pagkatao. Kaya mamamatay ka! Ikaw ang mamamatay, manananggal! Sasakmanin kong batok mo! Ang batok mo! Hindi ko na patatagalin ang buhay mo para mapawi ko sa iyo ang tupang itim! Hindi ang papayag papatay mo! Ako! Saan wala ka sa pagkakasakmal ko sa batok mo? Ikaw ang papatay ko, manananggal! Kasaysayang tangkog sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim!
Umaga na. Lalakad na po kayo, Nay. Alex, saan ka na naman pupunta? Hahanapin ko ang Tupang Itim. Bakit? Umaasa ka ba bang matatagpuan mo pang buhay yung Tupang Itim? Hindi na ho. Pero umaasa ako na malalantad sa akin kung sino ang mga kampo ng dilim dito sa ating barangay. Kung sino ang aswang at kung sino ang manananggal. Hoy! Alex! Sinabi ni Ngatlos yung humahangos ngayon na. Oo nga po, Nay. Ang asawa po ni Kapitan Punso at ang asawa ni Mong Damian. Sila mga yan. Umahango sila, tumiiyak. Oo nga eh, bakit kaya? Susundan ko sila, Alex, ha? Sige. At teka, sasamahan ko na kayo, Nay. O, dalian natin. Alamin natin kung bakit pareho silang umiiyak at humahangos. Nay, baka may masama pong nangyari. Damian! Ponso! Ponso! Alex! Sonia! Pumunta at dumating kayo mag-iba! Bakit kayo umiiyak? Ano nangyari dito? Sino bang Damian at Kapitan Ponso? Pareho nakahandusay at tuguan at wala ng buhay. At kabuto lang ang katawan ni Damian? Ayon sa ilan, nakasansi. Nag-away daw kagabi ang manananggal at isang malaking baboy na itim na aswang dahil sa pag-aagawan sa Tupang Itim. Nag-away daw sila hanggang sa nagkamatayan. Huh? At nang umaga, nagbalik daw sila sa dati nilang anyo. Ang manananggal ay si Damian ko. At ang malaking baboy na itim, ang aswang ay si Ponso ko. Hindi nga kami makapaniwala sa mga nagsumbong sa amin. Pero napatunayan naming totoo. Ang kampo ng dilim nga si na Damian at Ponso. Kay tagal nilang inilihim sa amin ang tunay nilang pagkatao. Ay nako, Alex. Nangyari nga ang inaasahin mo. Nalantad ang mga kampo ng dilim, ang aswang at manananggal sa ating barangay dahil sa Tupang Itim. Nay, hindi po tunay na Tupang Itim ang naging anak na mag-asawang Tupang inalagaan ko. Ha? Pero, itim yan ah, nawala ng buhay na bagong panganak na Tupang dinampot mo, Alex. Teka, bubuhatin ko lang ang Tupang Itim. Sumunod po kayo sa akin sa tabing ilog na yan. Sige. Ilulubog ko sa tubig ang Tupang Itim, Nay. Ito. Ha? Ayan. Tingnan po ninyo. Ang Tupang Itim? Na inilublob mo sa tubig ilog eh. Humulas ang kulay itim, Alex. Naging puti. Dahil puti po talaga ang kulay na naging anak ng alaga kong tupa, Nay. Ano? Kinulayan ko lang. Para pag-awayan ng mga kampo ng dilim. Ay, matalino ka, anak. Salamat. Naipagiganti ko ng pagkamatay ng asawa at anak ko na biniktima ng mga kampo ng dilim. Nagpataya ng aswang at ang manananggal sa pag-aagawan sa Tupang Itim. Sigana
Maynard Lanty Joe Jr. Jeremy De La Cruz. Phil Cruz. Rosana Villegas. Abby Cruz. At Susan Robles. Naglaban ng tunog. Emilio. Sa musika ni Buhoy Salona. Supervision technical ni Nabuyan at Eric Lucero. Isinulat ni Ori Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi na lagi!